Ngayong araw guys, nang huli nga pala kami ng igat at may dala rin kaming isdang malaking bidbe dito. Gagawin nga pala naming barbecue yung igat naming nahuli at ipuputrip namin dito sa taas ng aming treehouse, kaya samahan nyo kami. What's up mga napadaan lang? So ngayong araw, namimiss nyo ba kami? At eto na nga guys, nagbabalik na ang dalawang nag-a-adventure na magkaibigan. Pasensya na nga pala guys sa mga nakami sa amin dyan at medyo nagpahinga lang muna kami ng dalawang araw. Ngayong araw nga pala guys, itinanghali ng umaga ng gumising. Ala, basta guys, basta tinanghali kami ng gising ngayong araw. Nagyaya nga pala guys si Dugong na manghuli ng igat, kaya gumawa na rin kaagad kami dito ng mga panghuli namin dito ng igat na malalaki. Napakalaki nga pala guys kawil na gamit namin dito at napakalaki rin nylon kasi napakalalakas ng igat natin huhulihin. Ang pain nga pala guys natin ay isang buong isdang palo para mabilis tayong makahuli. Ang tawag nga pala guys dito sa ginagamit namin panghuhuli na to ay hi-hi. Ito guys yung maraming kawil. Halos 10 pieces nga pala guys ng kawil yung nilagay namin dito para makarami talaga kami. Tapos guys, ang ipapain natin dito ay mga iba't ibang klase ng isda para may pagpipilian yung mga igat. Ngayong araw rin nga pala ay kasama namin dyan si JR, yung kaibigan ng tatay ko. Ang kilo nga pala guys ng igat dito sa lugar namin ay murang-mura lang. Halos 60 pesos to 70 pesos lang talaga ang kilo dito. Naaalala ko nga lang guys ng mga bata pa kami na madalas kami nanguhuli nito para ibenta doon sa mga nagiinom dito sa amin kasi masarap daw tong pulutan. Nilalagyan nila guys ng gatanan nyugs, tapos nilalagyan din nila ng dilaw na luya. Iintayin nga lang namin to guys ng dalawang oras, tapos bago nga pala namin to pandawin ay i-endorse ko muna sa inyo itong paninda ng pinsan ko. Sa mga mahihilig nga pala dyan sa mahalang, umorder na kayo sa amin itong chili garlic na napakasarap. 70 pesos lang to guys, murang mura. Sa mga gustong bumili dyan, magchat lang kayo sa page namin, basta around Pola lang po yung malapit lang. Sana guys bumili kayo kasi napakasarap nito. At ayun na nga guys, balik na tayo dito sa vlog namin. At unang higit ko nga lang pala dito nung aming tinaan, eh grabe, nakahuli agad kami ng isang malaking dumi. Kala ko naman guys, napakalaki nun, sanga lang pala ng puno. Kaya ayun, sabi ko kay Dugo, magpatuloy lang kami sa paghihigit dito. Ito na nga guys, may sumabit na naman at wala na naman kaming nahuli dito sa pangalawang kawil. Kaso nga lang guys, dito sa pangatlo may nahuli kami, kaso hindi naman ganun kalaki. Pero goods na rin yan guys, pwedeng-pwede na rin natin yung ihawin. Mag-iingat nga lang guys kayo sa pagpandaw nito kasi napakatapang nga pala nitong igat na to. Nangangagat nga pala to ng kamay. Kasi guys, yung ngipin niya parang lagari. Pag nakagat ka talaga, sobrang sakit. Tapos dito naman guys, sa isang kawil, kung makikita nyo, talagang gulo-gulo yung aming nylon. Ganyan talaga guys pag nakakawala yung mga igat. Sayang naman yung nakawala na yun kasi medyo malaki yun. Tapos maya maya lang, meron na naman ditong gulugulong nylon at nakawala na naman. Sayang talaga guys yung mga nakakawala sa amin, dalawa na. Tapos dito nagtataka ako kasi biglang may humihigit mo sa aming nylon. At nung pag-angat ko guys, grabe, napakalaking igat. Kalabsawa na nga siya guys pagka-angat ko. Kitang kita nyo naman na talaga nagpupulupot pa sila. Halos ayaw nga nilang magpahuli. Pero sorry sila guys kasi nahuli na sila nung pangawil namin. Pag may huli nga pala guys, ipinuputol ko na kaagad yung nylon para hindi na rin magulo yung mga kasamahang nylon na nandito sa aking harapan. Tapos mamaya na lang namin dyan kukunin yung kawil doon sa loob ng kanyang bunganga. Grabe, sobrang nakakatuwa talaga at nakaka-enjoy manghuli ng igat. Minsan nakakatakot din, lalo na pag malaki talaga yung nahuhuli nyo. May mga pangyayari pa nga guys na sobrang laki talaga yung nahuhuli namin ni Dugong. Halos hindi namin mailagay dito sa bangka kasi nagwawala. Ilang beses na rin guys kami nakagat sa panghuhuli namin nito, pero okay lang naman guys yung experience. After nga namin guys makahuli ang dalawang piraso doon sa taan namin, agad na rin kami nagsagwan papunta doon sa ating treehouse kasi doon kami magluluto. Tapos maya maya nga lang guys, sobrang laki ng tubig, inagandahan na naman kami dito na nasilayan namin yung aming napakagandang treehouse. Grabe, napakasarap talaga mag-swimming dito. Kaso nga lang medyo maitim na kami ni Dugong, kaya binabawasan namin yung pagliligo namin. Dito na rin nga guys kami pumunto sa pinagkakainan namin dito sa treehouse kasi medyo malaki talaga ang tubig. At sakto guys, may dinala rin nga pala dito yung tatay ko na isang malaking bidbid na nahuli niya. Grabe, napakalaki naman to. Iihawin na lang namin to ni Dugong. Pagkaakyat nga lang guys namin ng treehouse ay pinalagyan ko na rin ng aboyang kay Dugong yung igat nating malaki. Isa kasi yan guys sa dahilan para maalis agad yung lansa niya at yung malalagkit niya sa katawan. Para na rin guys madaling linisan at maalis yung lansa niya. Kung mapapansin nyo guys na napakalaki talaga ng tubig dito, kaya dito na lang talaga kami pumundo sa harap ng aming pinagkakainan. Sobrang ganda talaga guys dito ang lugar namin. Sana nga lang makapunta kayo dito at makita nyo rin to sa personal. At habang nagagiat nga pala guys ako ng igat naming babarbecuehin at iihawin, ay sabi ni Dugong magpapahinga daw muna siya. Sabi niya sa akin ganito daw matulog ang mga pogi, kaya nilapit sa kanya yung camera. Kitang kita nyo naman guys yung happy sa mukha ni Dugong kahit tulog siya. Kaso nga lang guys, biglang mumulat yan kasi napanaginipan doon niya na iniwan na siya nung kanyang jowa. Ay sakit naman nun. Pero joke lang yun guys, single yan si Dugong, wala daw pa kasing nagkakamali sa kanya. Kaya sabi ko guys kay Dugong, hayaan na lang niya kasi parehas lang naman kami. Tapos eto na nga guys, ginayat ko lang dito yung mga pinutol-putol nating igat para biakin sa gitna, para guys manuot dyan yung ilalagay natin mga pampalasa.
Kitang-kita nyo naman guys, na fresh pa yung igat nating nahuli dyan at nilinisan lang natin yan ng ilang ulit para maalis yung mga lansa niya. Grabe, parang bacon talaga guys yung datingan dito. Tapos eto nga pala guys yung isdang bidbid dito sa amin. Sa lugar ba guys, anong tawag nyo? Pakicomment na lang niya sa baba. Napakalaki nga pala ng bunganga nito, kaya talagang lumud na lumud nila guys yung pamain mo. Tapos ang hindi ko alam, pinaka-element pala ni Dugong dito yung cellphone ko at nagvideo na naman siya, nagpa-cute na naman siya sa inyo. After ko nga lang guys mag-ayat yung mga igat natin, nilamas ko lang sila dito sa asin tsaka sa suka para maalis talaga ng tuluyan yung kanilang mga lansa. Tapos guys, imamarinate lang natin dito sa sibuyas tsaka sa oyster sauce. Pinisaan ko na rin nga guys siya ng kalamansi, tapos nilagyan ko ng konting asukal para maging balanse yung kanyang tamis. Kaya ready na rin to guys para ihawin. Una nga pala namin guys inihaw itong bidbid na nahuli nung tatay ko kasi medyo matagal tong maluto kasi sobrang laki talaga. Hindi na rin nga pala namin nilalasan ng kaliskis yan para hindi siya masunog. At nung pagkaluto lang guys ng isda namin, nilagay na rin namin tong aming minarinate na igat. Grabe guys, amoy pa lang medyo nakakatakam na talaga. Ilang beses na rin kami nakakatry ni Dugong na magluto na to, talaga guys solid yung food trip namin. Pero yung iba guys, nilalagyan nila ng crispy fry tapos pinirpito nila, sabi nga kanila lasang manok rin daw. At dahil sobra excited na si Dugong maluto ito, pinaypayan ko na rin guys kahit sobrang lakas ng hangin dito sa amin treehouse. Dahil dun guys, tuwan-tuwa na naman si Dugong sa likodan ko. Ilang minuto lang guys, naluto na rin itong ating binabarbecuing igat. Grabe guys, nakakatakam talaga siyang tingnan no. Naglalaring nga pala ulit kami ng baho dito, tapos isang pirasong chicken. Tapos ito guys, ating inihaw na malaking isda. Siyempre guys, hindi mawawala yung ating ketchup dyan. Talagang perfect na perfect yan sa usawan dyan sa ating barbecuing igat. Tapos ayan, kitang-kita nyo naman guys na ready-ready na naman si Dugong at let's go na daw, food trip na naman daw kami ngayong araw. Kaya nga hindi na pinatagal dito ni Dugong, dumampot na agad siya ng isang barbecue yung igat namin dito at sinausaw niya doon sa ketchup at grabe, unang subo ni Dugong, damandama mo talaga guys yung lasa na masarap. Dinalawang ulit nga pala guys na subo ni Dugong yan kasi sobrang sarap daw talaga. Sabay subo guys ng kanin, talagang quality. Siyempre ako, sabi ko sa kanya, ito na mo unang titikman ko, itong inihaw namin na malaking isdang bidbid. Grabe guys, perfect na perfect yung pagkaihaw namin dito, konti na lang masusunog na. At kitang-kita nyo naman guys yung laman ng bidbid dito, oh. Talagang pagkurit ko eh, talagang solid talaga guys yung lasa. Tapos sabi sa akin ni Dugong guys na napakagaling ko daw magluto, ngayon lang niya na-realize. Samantalang guys, sa sobrang dami na namin naganap na food trip, ngayon lang niya napansin na magaling ako magluto. Pero sabi ko sa kanya guys, wag na siya maingay at kumain na lang siya ng kumain. Kaso nga lang guys, kahit lagi kami nagpo-food trip, hindi tumataba to si Dugong. Ewan ko lang guys kung ilang bulate yung alaga nito sa tiyan niya kasi sigurado, naku, sobrang nagtataka na rin kasi ako guys kung bakit hindi siya tumataba. Pero malay nyo guys, nasa maling tao lang siya kaya hindi siya tumataba, kaya shoutout na dyan sa tamang tao ng buhay niya. Ay grabe, biglang lumalab life si Dugong sa park na to at eto nga daw, ayaw na daw niyang pansinin yung love life at eto na nga daw, food trip ng food trip na lang daw siya. Kaya ayun guys, salamat sa mga solid na suporta nyo dyan at huwag nyo sana kakalimutang ishare tong video na to. Salamat sa mga lagi nanonood at nagsishare dyan, mag-iingat kayo lagi at kita-kits na lang ulit tayo bukas. Salamat sa panonood guys, ha.